Magandang araw po sa inyong lahat, sisters and brothers. Ako po si Eric Rivas at salamat po at sinasamahan niyo pa rin po kaming patuloy sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango po sa Lucas chapter 4 verses 24 to 30. Babasahin ko siyang uli para po sa inyong pakikinig. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Naggalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas, papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Magbabanggit lang ako ng mga kaugnay na kahulugan o konteksto para sa ebanghelyong ito. Ang mga Hudyo noong panahon ni Jesus ay naghihintay ng isang tagapagligtas, isang Mesaya, para mabaklas ang kadena ng paghihirap nila dulot ng pagsakop sa Israel ng mga Romano. Naniniwala sila na ang Diyos ay magpapadala ng Mesaya upang sagipin ang lahat ng Hudyo at wala ng iba pa. Sila lang. Hindi nila kasundo ang mga hindi Hudyo at hindi sila nakikihalubilo sa mga hintil o tagalabas. Gusto nila eksklusibo lang. Tapos dumating si Jesus na may dalang iba't ibang aral na para sa lahat. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa buong mundo. May tawag rin si Jesus na kung ikaw ay magiging tagasunod niya, hindi magiging madali at maraming sakripisyo ang maaasahan mong darating. Mahirap tanggapin ang ganitong aral para sa mga Hudyo. Hindi nila tinanggap si Jesus at ang kanyang mga aral. Ayon sa kanilang pag-iisip, kami-kami lang. Kung kaya't galit na galit sila kay Jesus nung kanyang banggitin yung byuda sa Sidon at sinaaman nung panahon nila Elias at Eliseo. Yung Sidon kasi, hindi teritoryo ng mga Hudyo yan at sinaaman naman ay isang taga-Syria at hinding-hindi rin Hudyo. Siguro tanong nila sa kanilang sarili, bakit yun ang mga ginagawang halimbawa ni Jesus? Nahihibang na siguro ito. Sa kanilang matinding galit, pinalayas nila si Jesus at dinala sa lugar kung saan binalak nilang siya ay paslangin. Ramdam ni Jesus na sarado na ang mga pag-iisip nito mga Hudyong ito. Sa kanilang makitid na pag-iisip, nagpasya si Jesus. Hay, iiwan ko na ang mga ito. At buti na lang siya ay nakalayo sa mga Hudyo na hindi nakaranas ng kapahamakan. Wow! Sa makitid na pag-iisip nila, sayang ang pagkakataon ng kanilang makasama si Jesus. Ayon sa mga Hudyo, sila lang ang sasagipin ng Diyos. Sila lang ang may karapatan na tawaging God's people. Exclusive. Hindi open sa mga tagalabas. Dito rin makikita na hindi ganon mag-isip si Jesus. Ang kanyang alok na kaligtasan ay para sa lahat. Walang pinipili. Buti na lang ganon kasi ibig sabihin kasama tayo ron. Pinamalas din Jesus na patuloy niyang inaalok ang kanyang aral ng pag-ibig, ang pag-unawa sa mga taong maaring ibang-iba kung ihambing sa atin at ang pagtanggi sa pag-iisip na makasarili. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Noong araw, ganun ang sitwasyon. Ngayon, mas kilala na natin si Jesus. Naway, tutulan natin at huwag tularan ang naging pag-iisip ng mga tao ng panahong yun. Sa ating buhay, malamang wala namang mga hentil na maaari nating ituring. Ngunit, baka may mga tao sa iyong buhay na dahil sa iyong pag-iisip, marahil ay pinagsaraduhan mo na sila ng pinto
ng iyong puso. Pawang eksklusibo ka na rin. O di kaya ay may mga taong pinagpasyahan mo ng hindi masasagip ng Panginoon kasi hindi sila maka-Diyos. Talaran natin si Jesus. Bukas ang pag-iisip, handang maglingkod at ipaglaban ang katotohanan kasabay ng desisyon na mahalin maging sino man. Wari ko'y sa grasya ng Diyos ay kaya natin ito. Kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagmumuni-muni nito, paki-like and share po. Baka meron tayong matulungan na inyong kaibigan, kamag-anak o kakilala. Ako pong muli si Eric Rivas. Maraming salamat po. God bless you.